Hi guys, so welcome back to our vlog. Yeah, you. Okay, so magtataka kayo bakit ako nagba-vlog uli ng ano natin ito, no? Kasi una sa lahat, yung original na video na to ay na-copyright yung sound. So ginawan ko ng paraan, pinalitan ko yung na-copyright sa akin na background music. At nangyari, napalitan, nawala din yung boses. So maraming nagre-request sa atin na i-remodel or i-remake natin tong video na to kasi very informative para sa kanila. May iba, ewan ko. Pero para sa kanila is very informative. So inulit ko uli ang video na to at naglagay na lang ako ng voiceover. Okay, so pagpasensya nyo na at this will be the benefit of the future viewers natin para sa video na to. Okay, so meron ako dito, pag-uusapan natin kung paano ko nag-breed. So hindi na ito yung na-breed ko, hindi ito ipapakita natin. Ano, new hamster, new set of hamsters po ang ating ipapakita sa inyo. So ngayon, sorry hindi ko na natanggal tong mga subtitle natin, ha. Yeah. So hindi tayo dapat po mag-breed ng sabay-sabay ng maramihan kung wala naman po tayong systematic na pag-out sa kanila. So dapat po naka-schedule po 'yan. So dahil ang ginagawa ko pong schedule ay paisa-isa, at minsan dalawa para kung hindi mag-work yung isang pair, meron tayong isang pair na mag-work na sigurado. Yan. So kagaya na nakikita po ninyo, meron po tayo ditong 9 pups o baby hamsters, shampoo sila. Yan, at ang kanilang nanay ay ito po. So ulit-ulit po yung sinasabi ni Tranquillo TV na hindi po dapat tayo nag-overpopulation ng pag-breed ng hamster. Yan po yung una natin kasi ang mahirap po niyan pag once na sobrang dami tapos konti lang po yung cage bin po natin, doon po tayo nagkakaroon ng problema. Kasi dyan po nag-uumpisa magsakitan yung mga magkakapatid. Nag-aaway-aaway yan sila. So minsan, may isa akong separate video dyan kung paano ako tinitreat yung mga nag-aaway-aaway na hamster. Okay? So ngayon, sa ating pag-uusap ngayon, pag-uusapan natin kung paano ba ako step by step nagbe-breed ng hamster. Siguro ito po ay magiging 9 series po ito. Sorry, hindi po 9. Kung hindi, 5 parts po ito na pagbe-breed. Series po ito. So, 5 part. So, this will be the part 1 ng ating pagbe-breed. Kung saan, pagtatagpuin natin at pagsasamahin natin ang male and female hamster. Yan. So, ngayon, ano pang inihintay natin? Let's go! Welcome back! So ngayon, ito na yung sinasabi ko. So ito na yung ating pipiliin na male and female hamsters, no? So bago muna lahat, gusto ko lang ipakita ulit sa inyo yung ating ginamit sa intro natin kanina, na ating mga successful na breeding, no? Siyam na anak po siya. Bali, dahil malalaki na sila, yan, malalaki na sila, hindi na sila kasya dyan sa lalagyanan na yan. Okay? Na ito. So ngayon, kailangan na natin silang i-transfer kasi makita mo naman na malalaki na yung mga anak, so kailangan nilang paghiwalayin. So enough muna tayo dyan at pumunta na tayo sa ating part 1 ng ating pagbe-breed ng hamster. Okay? So ang unang-una po palagi is schedule. Yan po yung number 1. Ang schedule po ay napaka-importante, lalong-lalo na pag marami na tayong hamsters. Kasi sa iba naman po, yung isang pair, okay lang po yung isang pair. Okay? Wala na kailangan ng schedule. Isang pair lang kasi. Pero pag ang problema kasi, ito, kaway-kaway po tayo, ha, mag-like and comment yung makaka-relate. Pag once po tayo ay bumili ng isa or nag-avail ng isa or nakatanggap ng isang pair ng hamster, mayroon talagang temptation na mag-avail pa tayo ng isa pang pair. Tapos sasabihin natin sa sarili natin, last na talaga to. Isang pair na lang. At nagkaroon tayo ng pangatlo. At yung isang pair mo, ang kalalabasan magiging 5. Yan po. So, imagine niyo po, pag mag-breed po ang lahat ng yan, ay magkakalabas yan, tagli-5. So, meron kang 25 pieces. Na ano, so, kailangan talaga i-schedule. So, sa schedule ko po, ito pong dalawang to ay isang pair lang po sila ng pag-breed natin ngayon. So, para wala silang kasabay. Kasi alam ko na magiging successful po ito. At pangalawa po, bukod sa schedule, is yung selection. So, ito po, makikita po ninyo, itong male na to, yan.
So ito po ay, yes, ito po ay 1 year old. Yan, so malaki na siya. Tapos ang ating female ay 3 month old. Yes, you heard it right po. 3 month old kasi ang female na ito po ay cage niya to. Bale, yung cage ng female, dito ko ilalagay yung male. Kasi ito po yung hindi natin kadalasan nakikita sa ibang mga nag-a-update sa atin sa YouTube, ano, na pwede palang ilagay ang male sa cage ng female. Okay, so paano ang paraan nito? Kasi hindi natin normally nilalagay ang male sa kulungan ng female dahil territorial ang female daw. Pero dahil ito yung ginagawa ko, mas bata yung female at mas matanda yung male at mas malaki, hindi nakakaporma yung female. Okay? So ngayon, pag once, pero kung mas kung magkasunlaki lang ang male at ang female dyan, kung malaki lang yung ating female, ay nako, sigurado ako 100% Rambo lang kalalabasan. Yan, kasi po ang female po normally, yan po talaga yung nag-i-initiate ng ano, ng gulo, ng away. Kasi napaka-territorial nila. Pero isa po itong tip para na para sabihin natin na pwede rin pala natin ilagay yung male sa lalagyanan o sa cage ng female. So, yan po, masisigurado ko na hindi talaga makakaporma dyan si female kasi medyo malaki ang ating male. Yan. So, ngayon po, ang selection ko po, dito papasok, sa selection po, dito papasok yung tinatawag nating goal. Yan. Kasi, sa selection po, gusto natin magkaroon tayo, magkamit tayo ng certain colors na magre-resulta. Ito po yung minsan yung challenge sa ano eh, sa mga nag-aalaga ng hamster. Gusto ko magkaroon ng ganitong kulay. Gusto ko magkaroon ng ganitong kulay. Gusto ko mapalabas yung ganitong kulay. Yan. So, dito po papasok. Ako, ang goal ko, yan. So, wait na muna. Pakainin ko muna sila para hindi sila makapag, ano, or ma-focus yung utak nila sa pagkain at hindi sila mag-aaway. So, anyway, we have video para magawa nitong food natin para sa kanila. So, balik tayo sa sinasabi ko kanina na ang goal ko po, bale, magkaroon din ako ng mas marami pang kulay na ganito. Kasi, mas more on ano ako eh, mas more on light colors ako. Ayaw, hindi ako pabor dun sa mga itim, hindi ako fan of brown, hindi ako fan of dark colors, more on light colors ako. Yan, yellow, gray, cream, yan. So, yan po yung mga gusto kong kulay. So, yun po, dun papasok yung goal. Kasi ito, kaya ito yung pinagpares ko para magkakaroon ako ng mas maraming ganitong mga kulay. Kaya nakakatwa. So ngayon po, akala nyo sa videos, yan, mukhang mag-aaway sila, mukhang magsusungit yung babae. Kung magsakali man po mag-aaway, natural lang po yun. That's umpisa. Pero later on, papakiramdaman pa rin yan eh, nasa ano pa rin naman yan, discretion pa rin po yan ng, ano, ng keeper kung pagpapatuloy o hindi. Pero ako, sa nakikita ko, pwede kong ipagpatuloy at pwede kong nang takpan. Kasi kailangan po talaga natin pakiramdaman yung ating mga alagang hamsters. Yan po. So ako, ginagawan ko ng, pinagsasabay ko yan, nilalagyan ko ng pagkain, tapos inaobserbahan ko kung mag-aaway. Dito sa nakikita ko, sa pinapakita nila, pwede ko silang hayaan na. Yan. May isa nga po akong male dito, yung si Kurt, yung gray banded natin na malaki na din, mas malaki pa dito. Yun, nang-aaway yun ng female. So meron din mga instance na ang male ang nang-aaway sa female pag ayaw magpa-breed. Yun talaga nakita ko, nangangagat talaga yun ng female pag ayaw. So case-to-case basis po talaga yan. So ngayon po, pag-usapan naman natin yung sunod na concern natin is yung cage bin, yung setup. So dito kung makikita po ninyo, ang setup po natin dito ay medyo mga nasa 32 liters po ito eh na box. Okay? So ang nakikita lang dito is yung beddings at yung mga hamsters. Kasama na din po yung tubig. Yan. Tapos maya-maya makikita niyo kung saan ko siya ilalagay, no, sa mga dark area, yan, yung tahimik, corner, mostly corner. So yun po. Una makikita niyo po dito, simpleng-simple lang. Walang mga laruan, walang lalagyanan ng pagkain, walang sunbath, silang dalawa lang magkikita. Kasi wala po yan silang ibang gagawin kung hindi mag-breed lang. Okay? So, kaya piniiwan ko po dito yung male sa loob ng ano, kulungan ng female. I would just let them ano, spend a week or 2 weeks na magkasama para siguradong-sigurado na merong mabubuo sa kanilang dalawa. Yan. So, kasi may iba, pag once na nag-mate na, tapos hindi pa pala ready,
sexually mature o kaya basta hindi pa siya ready, hindi pa sila ready, hindi nagiging unsuccessful po. And I will make another video on that para po mas detail. Yan. So dito, pinagsasama ko po yan talaga silang dalawa sa cage na ito. So mas preferred ko po ang maliit na cage kasi lalo-lalo na pagka magde-deliver na ng babies ang ating female hamster. Yan. So after 2 weeks nito, ihiwalay ko na, check ko yung female kung may namumuuna at ako nabubuntis sa talaga. Kasi may kita mo yan eh, na malaki na yung chan. Yan. So yan, tatakpan ko na sila at ito yung kanilang magiging setup. So ang cage bin natin, dapat ilalagay natin sila doon sa mga madidilim na area ng ating bahay or sa labas. Yan, talagang wala dapat yung tinatawag na stress. Saan ba nakukuha yung stress? Una, sa ingay. Pag maingay yan, malapit sa aso ninyo, malapit sa pusa ninyo, o mga tricycle, nako, hindi yan mag-ano talaga. Hindi yan talaga sila mapatatayin. May stress talaga yan. Pangalawa, temperature. Siyempre, pag malamig, nag-hibernate yan. Pag sobrang init naman, naghahalhal sila yung nauuhaw. Ngayon, pag mahangin, yung open air, so, yun lang yung pinagdaman. Pag hawla, open air, medyo stressful yun. So, kaya pag nabibreed po tayo, hindi po advisable na gumagamit tayo ng hawla. Okay? Kahit hindi po tayo nagbibreed, hindi rin po advisable din yung hawla eh. Kaya wag po natin gagamitin yan. Okay? So, pahabol na lang po, isa pa sa stress na nakakapagbigay din sa female hamster para sa panganganak niya is yung presence ng male. Kaya akong ginagawa ko lang is first week or second week na magkasama sila. But after that, tatanggalin ko na yung male. Kasi yung male, ang presensya niya sa female, talagang nako, ma-stress yan. Tsaka pag nanganak na yung female, kakainin ng male yung anak ng female. At ma-i-stress din yung female. Okay? So, yun po yung iniiwasan natin na mangyari. Kasi pag kahit isa lang ang kinain, baka pabayaan na rin po ng mother hamster ang kanya mga babies. At yun yung para maiwasan natin yung aksidente or papabayaan at masigit sa lahat at was worst ay ang pagkain ng mother hamster sa kanyang mga babies. Okay. So, guys, thank you very much. So, isa-shout out ko lang muna si Clint Ponce Lopez from Mindoro. Yan. Tsaka si Lindsay Abad from Paco, Manila. At si Lawrence Carrion from Nueva Ecija. So, guys, thank you very much sa inyong lahat po na sumusuporta sa Tranquillo Pet TV. So, hanggang sa muli po nating kabanata. Paalam!